Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Kabuyax TV. Mayroon na po ako i-share sa inyo patungkol sa pagtatali ng lubid na mahalaga para sa ating survival at saka sa pagtatali natin sa ating mga halagang hayop. So guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, paki-like, share and subscribe at paki-hit na rin ang notification bell na nandyan para lagi kang ma-update sa susunod kong ina-upload na video. So nakagaya na siya. Pwede na po natin higpitan ng ating mga alagang pwede na po natin higpitan ng ating cargo na bonggang-bongga. So ayan. So ito. Ayan guys. Pwede nating higitin ito ng todo. So susunod guys ay gagawa tayo ng fisherman's knot. Ang fisherman's knot guys ay madalas na ginagamit ng mga may isda sa pagdugtong ng mga lubid na madudulas kagaya ng nylon. So ganito po yun guys. Ayan. Dalawang lubid na idudugtong, iikot mo lang po ng dalawang beses dyan sa may daliri mo. Ayan, isa, dalawa. Ayan. Ayan, alisin mo yung daliri mo. At ipapasok mo lang po dito yan. Ayan. Ayan, ganyan na po siya. Ayan, tapos sa kabila naman. Ganyan. Isa. Dalawa. Ayan. Alisin mo yung daliri. Kumati isa mong daliri. Ayan. Dito na papasok. Katulad nung sa kabila. Ganyan lang din ang gagawin na yan. Oh. So, ganyan na siya. Kapag hilahin natin to, magsasama-sama yan. Ayan, ganyan na. Ayan. Ganyan po ang fisherman's knot. So, ayan. Pwede rin po natin to na pang tali ng ano. Susuot lang po natin na ganyan. Ayan. Pwede po natin magagamit yun dyan. Yan. Ang susunod po natin guys ay shape bent knot. Ganito lang po yan. Ayan. Tapos ang kabilang lubid ay papasok lang po natin dito. Ayan. Tapos yan, iliko lang po natin dito sa ilalim at ipapasok din natin ulit dito sa ilalim ng kulay pula na yan. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. Ganyan lang po ang pagdugtong niyan. Mga simple. Minsan ay ang ginagawa nila, dinadoble nila. Ayan. Bali dalawang ikot. Ayan. Nangyayari ito guys kung ang dalawang lubid na idudugtong mo ay magkaibang sukat. Ayan. Next ay club hitch. Ganito lang po yan. Right over left and left over right. Ganyan. Dalawang bilog. Pagtabihin na po natin to. Ayan. Magkasalungat. So ganyan na po makikita mo sa ibabaw. Ayan. Very common to guys sa mga rounded na mga pagtatalian mo. Ayan. Ayan, ganyan siya. Susunod ay timber hitch. Ngayon ito lang po, ayan. Ayan. Iikot lang po natin ng paganyan.
pasok natin sa ilalim. Ayan. At iikot-ikot lang po natin dito ng dalawang beses. Ayan. Ito ay pangkaraniwan na ginagamit ng mga ninuno natin dati sa pag lalaging nila. Tiyatali nila sa lag. Pag ganyan ang pagtali nila, yan. Na tatali lang to guys sa mga pabilog din na ano, kagaya ng troso. Pabilog siya. Ganyan siya. Ganyan ang pagtali. Timber hits. Next is gagawa lang po tayo ng bowline knot. Ang bowline ay pangkaraniwan na ginagawa ng mga magsasaka sa pagtali ng kanilang mga alagang hayop, kanilang aso, baboy at saka baka. Ganito lang po ang paggawa niyan. Gagawa po tayo ng bilog. Yan. Pabilog na ganyan. Yan. Tapos kukunin po natin yung dulo at ipapasok lang po natin ng pasalungat. Ayan. Tapos ililiko lang po natin sa main line, paibabaw, at saka isusuot po natin sa ilalim. Ayan. Ganyan lang po siya. Ayan. Be sure guys na pantay po yan kasi para po ito sa lig ng alaga nating hayop. Ayan. Ito siya ay kahit na hilahin mo siya ng mahigit, hindi po siya higpit, hindi po siya luluwag. Ganyan po ang pagtali ng bowline. Bowline knot. Pangkaraniwan to na ginagamit ng mga magsasaka sa pagtali ng kanilang mga alagang hayop. Ayan. Napakadali lang po siya gawin. Ayan. So, thank you guys. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like, share, and subscribe. At paki-hit na rin ang yung notification bell na nandyan para lagi kayong ma-update sa susunod kong mga i-upload na video. Thank you guys.